Yo, yo, yo! Ito na yung ating pinagbalatan ng ube. Yan. So, gagawin natin dyan. Labas tayo, no? Kukuha tayo ng tubig ulan. Kasi yun ang magandang pandilig ng mga halaman. So, ito yung tubig ulan natin. Kakaulan lang kasi, no? Maganda to. So, ang gagawin natin, kung merong grass clippings, ito maganda rin to, guys. Kung meron din kayong grass clippings, maganda rin yun. Pero kasi masyado na masalimuot para sa akin, no? So, ibabad muna natin tong balat ng ube tsaka yung balat ng sibuyas. Kahit anong balat, pwede. Huwag lang balat ng hayop o kaya balat ng tao. Yung balat ng mga kung ano-ano, yan. So, ang ginagawa ko, guys, susuko to ng mga dalawang araw o kaya isang araw. Mabaho na siya pag nasuk nyo kasi may sibuyas eh. Pero kung walang sibuyas, ewan ko kung anong amoy. Kasi most likely yung mga ganito nilalagyan din ng grass clippings, bumabaho din talaga. Pero para naman kasi yun sa halaman. Okay, so itong pandilig natin na to, itong merong mga dahon ng kung ano-ano, no? Balat ng ube. Magiging purple to, guys. Ngayon pa nga lang purple na siya, oh. Kulay pula na siya. Kasi ito talaga, magiging dark talaga yung kulay niyan. Yan ang magandang pandilig sa halaman, no? Sa mga halaman, napakaganda niyang pandilig. Ito kasi, winter kasi ngayon, pero maaraw. Pero itong solution na to, gagawin natin to sa ating mga orchids, no? Ito, ang ganda. Ito rin ho yung manager ko dito sa orchids. Manager. Ang cute. Okay, guys, back na tayo dito, no? So ito na yung tea. Kumbaga yung tinatawag nating tea. Kung nagtitik kayo, dapat yung halaman nyo orchids na titirin. Ito yung isa sa mga pataba ko, guys, sa orchids. Bukod sa sapal lang saging, no? Ayan, no, tinan nyo, oh. Kulay purple talaga yung ano niya, yung kanyang sabaw. Ito kasi mga ilang oras pa lang tong na tining, no? Dapat dito mga isang araw. Pero dahil para lang sa video, ganito rin yun, no? Idagdagan nyo na lang ulit ng tubig ulan. Tapos, siya pa rin yung pandilig nyo kinabukasan. Kasi magdidilig ka rin naman araw-araw. So, ito na yung orchids ko. Didiligan natin ng ganyan, no? Nakita nyo yan, no? So, nakita nyo naman yung mga style ko sa orchids kung paano ko sila dinidiligan, no? Ito yung easiest way para diligan nyo yung orchids nyo. Nakita nyo yan? Yung lumang, yung mga recycled bottles to, no? Mga plastic. Siguro mga 4 na taon na rin yan nandiyan dyan sa ano ko. Sa orchids. Hindi ko pa napapalitan to. Siyempre, hindi pa naman sira eh. Yan o. Oh. Nilalagyan ko lang ng plastic dyan. Plastic bottles, kahit ano, pwede. Yan, ito. Pinaglagyan ko to ng yung pepper yan eh. Lagayan niya ng pepper eh. Ayun o, oh, yung soft drinks. Yun din siya. Ito naman yung water bottle. Actually, hindi naman ako gumagamit nito. Minsan lang to. Nagpunta ako sa bahay ng mga kaibigan ko. Tapos, ayan. Meron silang water bottle. Hindi kasi sila nagtutubig. Social kasi sila. Yung tubig nila nasa water, plastic. Nagko-conserve ako ng plastic, guys. As much as possible, ayokong gumagamit ng plastic. So, ang ginawa ko, guys, nakita nyo to, yung sunog, yung sa kandila, sinunog ko yan, tas yung parang dulo ng kutsilyo, yun yung pinambutas ko dyan. Kasi pagbasan nyo lang siyang binuta, sa mangyayari dito, mabilis itong maputol dahil sa bigat niya. Kasi yung plastic na to, manipis. Pero ito, 4 years na to dito, kasi syempre, kumbaga parang yung butas niya, parang na-sealed. Pakita natin dito sa liwanag, no? Medyo madilim. Or dito na lang, guys. So, ito. Yung pinakabunganga niya dito, ayan siya. Ito kasi matibay na to na plastic. So, okay lang to pagka ganito. Dahil kapag bumibigat yung tubig, nangyayari, nasisira yung plastic. So, ganun yung isang way, no? Para masustain nyo lang yung pinakahawakan nyo dyan. Whatever, kahit anong gawin nyo. So, ito ay ano, cotton na tela. So, ang ginagawa ko, parang yung gasera na tutunan ko sa nanay ko, yung idea lang na yun. Lalagyan nyo yun dyan, tapos ayun yung pinaka tela na to, tapos ilagay nyo dun sa pinakadulo ng orchids nyo, yan. So, pumapatak na, dumadaloy na rin dyan yung tubig. Hindi na kayo mag-i-spray, kasi dati yung ginagawa kong spray or yung tubig na hinuhos ko sila, marami rin nasasayang na tubig, the same time, nakakapagod, abutin ka ng 1 oras, 2 oras, kung marami kang orchids, kapagod magdilig, no? At saka mahal ang tubig, kaya tipirin natin. Yun lang sa inyo, kung may pambahan ka ng tubig, walang problema. Kaya nga ako tubig ulan, eh, oh, di ba? Kasi yung tubig ulan, mas maganda rin yan sa halaman. But anyway, tignan nyo naman, oh, purple na purple siya. Ito, isa tong sa baby orchids. Ibang klaseng orchids to, guys. So, springtime ngayon, sooner or later, mamumulaklak na tong mga orchids natin, no? Every year, may bulaklak to na naglalast ng 3 months. Kung napanood nyo yung dati kong video about this one. So, nakita nyo naman to, oh, ito siya, oh, yung anak niya yan, yung dun sa maliit. Ito yung malaki na orchids. Napakataba nitong orchids ko. 5 years na ho to. Ito na siya, oh. Nakita nyo? Ayun, oh. Magbubulaklak na siya. May bago na siyang bulaklak na coming up. Ayun na. So,
Ito yung isa sa mga vitamins ko sa orchids ko. Bukod dyan is ito. Yung sapal ng saging. Yung puno ng saging. Dahil marami itong tubig, yan din ang ginagawa kong pandilig dyan. Pinababayaan ko lang siya dyan hanggang matuyo siya. Katulad ito, tuyo na to guys, no? Wala na tong silbi, kasi tuyo na siya eh. Ang gagawin nyo na lang dito, lagay nyo na lang dyan sa inyong tea. Kasi tatapon na rin natin yun sa ibang mga halaman natin. But anyway, nakita nyo naman kung gano'n ito kalaki. Ito na siya, oh, may bago na siyang pausbong na bulaklak. Oh. So, lagi ho itong may bulaklak. Ito yung old stem niya. Magbubulaklak pa rin to guys. Kasi it's still continuing na magbulaklak siya every year. So, yan yung isa sa mga vitamins ko sa orchid. So, nakikita nyo yun, ayun o. Pumapatak na lang yung tubig doon. So, wala ka ng problema. So, alam mo na nadiligan mo yung buong orchids mo. Wala kang problema dyan. Kasi yung patak ng tubig niya doon sa tela, yun nga, yung tela, technical lang yan, no? Kasi kung busy ka tas wala ka talagang oras, ganyan ang gawin mo para alam mo na nadiligan mo yung orchids. Ganun lang ang ginagawa ko dyan. So, kahit napakarami mong orchids, lalagyan mo lang yung mga bottles na yan. Kuha ulit tayo ng tea rito, no? Kuha ulit tayo ng tea, pandilig natin dun sa ating mga orchids. So, ito yung iba nating orchids, no? Ito, tulad nito, ang laki na nito, oh. Nanganak na nga siya dun sa gilid, oh. Meron na siyang bagong anak dun. Hindi ko nga akalain na nag-ano siya dyan sa gilid, oh. Nag-branch out siya dito, ang laki ng branch out niyo. Ayun, oh. Oh, diba? Ang laki niya. So, minsan, pag nagbabranch out sila, hindi ko na lang din namamalayan, no? Basta dilig ka lang ng dilig, mga gusto ng orchids ma-moist yung kanyang mga kahoy dyan sa gilid, no? Tulad din nito, isa pa tong orchids na to, 6 years old na ho to. Ayun siya, oh. Kahit ang gulo niya, tinan mo naman, nagbranch out na siya ng panibago, may bago na siyang, ito siya, yung kanyang pinagsapal ho to ng anahaw dito, no? Ginawa kong, dito, ginawa ko siyang bahay ng orchids, yung pinakapuno ng orchids nyo. O, diba? Teka lang, para lumalabo ah. Ayun siya. Kasi yung orchids, ayun yun, itong plastic, ginagawa ko, ito nga yung mga lumang kape ko noon, 5 years ago, dati ito yung ininom kong kape. Ngayon, nagsawa na ako dyan. Iba na yung kape namin. So, yung nakita nyo to, yung saging, sapal ng saging, ayun siya, nakita nyo kung gaano kalaki yung orchids dyan, no? Parang higante na to eh. Hindi niya na... At saka marami siya patubong bulaklak guys, no? Mabilis sila magbulaklak pag mataba sila, lalo pag springtime. Yung ito yung bulaklak niya last year, ang ginagawa niya every springtime, kinukontinue niya lang yung bulaklak. So mga let's wait mga another month, magbubulaklak na ho sila. Bulaklakan times na naman, ito na naman siya, oh, yun, no? Pabulaklak na, iba ho tong sistema ng orchids. Ayun siya, oh, kabilaan yung bulaklak niya, oh. Walang pigil, oh. Tingnan niyo naman, kabilaan. Yung sanga ng bulaklak niya, 1 2 3, tatlo-tatlo pa. So obviously naman, no, masaya sila sa ganyan pag nagtitee sila. Kung kayo nagtitee, lagyan nyo rin ng tea yung orchids nyo, no? Kasi, yung, at saka yun, no, meron din siyang mga, ito, ang tawag yan, yung mga itlog, yung crushed eggs, nilagay ko rin dyan, guys. So, ang ginagawa ko, guys, ito, yung saging din. Kung wala kayong ganitong saging, yung pinagbalatan nyo ng saging, pwede rin yun. Ilagay nyo lang dyan. So, teka lang. Ito. So, ito, painumin ulit natin siya ng tea, no? Kahit anong halaman guys, kahit anong pinagbalatan, pwede. Yung grass clippings din, yung mga damo-damo, o kaya pinagbalatan nyo ng kalabasa, kahit ano yung gulay-gulay nyo dyan. Yan ang gawin yung tea sa ano nyo orchids. Kung may orchids kayo ha. Pero kung walang orchids, hindi sa mga halaman nyo. Katulad ng itong ibang halaman. Kung napanood nyo yung paano ako magpatubo ng ube, itong, ang tawag dyan, yung aking aloe vera, no? Ito rin sila, oh. Siyempre, yung sobra kong pandilig sa orchids, ayun na nga yung iba. Yung sobra kong pandilig, idinidilig ko rin sa ano, aloe vera. Yun. Ayun sila, oh. Diba? Malalaki ho sila. Ito kasi merong... Pag ganito yung orchids nyo, guys. Teka lang, ha? Yung liwanag, yung nangigigil ako, eh. Pag ganito yung orchids nyo, guys, ano lang to, nagkaroon siya ng root problem. Pero, mataba pa rin siya, tsaka yung ibang dahon niya, malalaki pa rin. Strong pa rin yung dahon niya. Pabayaan nyo lang siya dyan, guys. Basta, ipertalize nyo lang yung inyong orchids. Dadami yan. Kasi ito na yung ano niya, oh. Yung ano niya, oh. Siblings niya, oh. Yung bulaklak niya, yan na, oh. Tingnan nyo naman, oh. Yun, oh. Yun, oh, yung maliit na yun, oh. Patubo na yung bulaklak niya. Tapos ito yung iba. Ang gulo, ah. Andali. Oh, yun, oh. I-close up natin. Yun, dito pala yung liwanag. So, ayan siya, oh, yung orchids na medyo, ito, may problema sa ugat, kaya nagkaganyan siya. Pero, hindi naman naapektuhan din yung pag-produce niya ng bagong bulaklak. Katulad niyan. Tsaka ito, yun, oh, may bago na siya bulaklak dito. Yun na siya. So, masaya, yun. Yung isa ko rin orchids doon, ayun na siya, oh. Bubulaklak na siya na naman dito. Ayun, oh. Ito rin. Marami silang patubong pabulaklakan. So, ayan. Yan yung tekniko, guys, sa orchids ko. Na parang mga ano sila eh. Parang mga, ayun, oh. Kung gaano kalaki, oh. Ito yung kamay ko. Talagang, ano sila. Masaya sila.
pag nagtsatsaa. Ayan ang kanilang ubi tsaa. O, di ba? Kung nagustuhan niyo yung video, magtsaa rin kayo. Pag nagtsatsaa yung kayo, sama